pagkakasunduan sa pamamalakad ng inyong employer? Mga ka-OMG, alamin ang attached agency ng DOLE na kaagapay sa kapakanan ng relasyon ng employer at employees. Ito ang Bureau of Labor Relations. Ang BLR or ang Bureau of Labor Relations ay isang ahensya under the Department of Labor and Employment kung saan kami yung in charge sa rehistro ng union as well as collective bargaining agreement. We are also the main lead agency sa ating labor education. So we are the secretariat of the National Tripartite Industry Peace Council. We also arbitrate. We handle cases on intra-interunion disputes. Ano ang tripartism at para saan ito? Ang tripartite ay isang mekanismo na ginagamit ng Department of Labor and Employment kung saan kumukonsulta kami sa sektor, mga workers at sektor ng mga employer para sa mga polisiya na aming ini-issue bago na pirmahan ni Secretary Bello. Isa ang BLR sa mga hardworking na attached agency ng DOLE. Unang-una po naming accomplishments ay yung mga rehistro ng mga union at ang ating mga collective bargaining agreements. Meron din tayong accomplishments sa labor education, kung gano'ng karaming mga tao yung mga naabot natin regarding sa mga policies na inilalabas ng department. Meron din tayong accomplishments on arbitration or sa pagresolba ng mga kaso na sumasampa dito sa aming opisina. Maraming trabaho ang DLR, pero ito ang mga pinagtutuunan nila ng pansin. 25 years na yung programa namin ng WOODP, yung Workers Organization and Development Program, kung saan nagbibigay kami ng training grants as well as scholarship. Ito sana yung dapat ma-avail or pagsamantalahan na i-avail ng mga workers ngayon o mga nawalan ng trabaho. Kasi ang beneficiaries naman natin dito ay sa private sector as well as sa mga workers natin sa public sector. Ganun din yung mga anak ng mga mag-uunyon, no? Pwede silang maging scholar ng WOODP. I'm Aldrin Albor Anyayahan from Pamantasan ng Kabuyao College of Nursing, proud to be WOODP scholar. Ang pinili ko pong kurso sa college ay Bachelor of Science in Nursing. Nalaman ko ang WOODP scholarship na binibigay ng DOLE BLR sa isa din sa mga naging katrabaho ng aking tatay. Laking pasasalamat po sa pag-make-up-file kasi malaki po ang may tutulong ng scholarship or ng assistance na ibibigay sa akin ng DOLE BLR dahil mababawasan nito lalo na sa mga hospital fee ko kasi di ba po nursing course ang aking kinuha. Sobra-sobra pong makakatulong ito. Kung sakaling isa ka sa mga nawala ng trabaho dahil sa pagsasara ng kumpanya, alamin ang iyong maaaring makuha. Meron kaming mga modules na uploaded online. No? Meron kaming portal. Kung kailangan nila ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga karapatan nila, pwede nila itong i-access. Libre lang naman. Kung kailangan nila ng training para sa kanilang trabaho, para hindi na sila gagastos, libre rin naman ito. No? Meron kaming portal. At yung mga bagong issuances na bagong nilalabas na polisiya ng DOLE, ina-upload din namin dito, pinapasimple namin para mas madaling nilang maiintindihan. Kaya kung may concerns kayo sa inyong kumpanya, huwag mahihiyang lumapit sa BLR. Kung meron po kayong katanungan tungkol sa employer-employee relationship, maaari niyo po kaming tawagan dito sa Bureau of Labor Relations. Meron po kaming website. Matatagpuan po ninyo kami sa aming Facebook page. Pwede po kayong mag-message doon at maaari po namin kayong tugunan. Kaya imbis na magwelga, we're gonna make it work sa tulong ng Bureau of Labor Relations. At yan ang isa na namang ahensya dito sa Hello, DOLE! Kunyari, na-miss yung aming edition ng Sabado na alun hanggang alas dos. Nasa Facebook yan. Eh, hanapin nyo yung aming Facebook page na OMJ Philippines. Ayan. Siyempre, huwag nyo kakalimutan i-share. I-like. At i-follow. Yan. Tapos, kung ano pa, basta yung may pipindutin ko yun dyan. Subscribe, lahat. Mm-hmm. Pindutin nyo. Share. Mag-share din sila. May like ka na ba tayo? Wala pa. Wala pa. Ang linggo-linggo tinatanong ko yung like ka. Meron ako like. Oo, like ka. Yung like ako, ha? Sino ako isali dyan? Sumali ka doon. Hindi nga ako marunong. Alam wrong kita. Ang lola nyo. Mm, pwede lola dyan. Okay. Mm, pwede yung lola. Anyways, ayan, next Saturday ulit, mga ka-OMJ. Alauna hanggang alas dos.
dito lamang po sa ating OMJ! Oh my God! Simula ng pagkalat ng sakit na COVID-19 sa iba't ibang parte ng mundo, ay nagsimula ring maghanap ang mga eksperto ng bakuna laban dito. Sa ngayon, nagtulungan ng pamahalaan at mga kumpanya mula sa iba't ibang bansa at ginawang prioridad ang paggawa ng bakuna. Matapos masiguro ng Philippine Food and Drug Administration o FDA na ligtas ang bakuna, mabibigyan ito ng emergency use authorization para maggamit ng gobyerno. Ang bakuna ay gawa sa hindi naaktibo o inactivated, pinahina o weakened, o mga pinatay na kopya ng buo o piling parte ng pathogen. Mahalagang maunawaan ang mga katangian nito ay iba sa original na virus at hindi ito nagdudulot ng sakit. Ang pathogen na sanhi ng sakit ay maaaring isang bacteria, virus, o iba pang microorganismo. Kapag naibigay ang vaccine sa katawan, ay naguhudyat ito ng isang natural immune response kung saan gumagawa ng antibodies ang katawan sa paraan ng pagkuha ng mga piling parte ng microorganismo at pagproseso nito para hindi na siya nakakahawa, ginagaya ng isang bakuna ang mga pathogen na nakadudulot ng sakit upang ma-stimulate ang natural immune response ng katawan. Ginagaya ng bakuna ang proseso ng pagkakaroon ng sakit at pagbuo ng antibodies na hindi kasama ang mga masasamang sintomas at epekto. Ang layunin ng mga antibodies ay protektahan ang katawan natin at labanan ang mga virus o bacteria. Kapag nakagawa na ng antibodies ang katawan natin, kinukod ng ating memory cells ang microorganismo upang madali itong maalala at mamukaan ang katawan. Ngayon na alam na ng mga memory cell ang itsura ng virus, kaya nang gumawa agad-agad ng katawan natin ng antibodies kapag nahawahan tayo ng totoo, buhay, at buo na virus. Importanteng maalala natin na malaking tulong man laban sa COVID-19 ng pagkakaroon ng vaccine, hindi ito gamot uluna sa sakit na ito. Kahit may bakuna na, kailangan pa rin nating sundin ang mga minimum public health standards para mas mabawasan ang pagkakataong mahawahan tayo ng COVID-19. Sanitize lagi ang kamay. Magsuot ng face mask at face shield. Dumistansya ng 1 metro. At panatilihing malusog ang sarili at matibay ang resistensya upang maiwasan ang pagkakasakit. Laging tatandaan, prevention is still better than cure. Kaya naman patuloy lamang ang pagsasagawa ng preventive measures. Together, we can beat COVID-19. Together, kaya natin to be the solution sa COVID-19.
Maraming salamat!
Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa ating mga kababayan sa iba't ibang sulok ng daigdig. Ngayon din po sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kamusta po kayo, mga kababayan, lalo na ating mga kababayang manggagawa. Angat po namin dito sa Department of Labor and Employment na pinamumunuan ni Secretary Bello na nasa maganda kayong kalagayan, libre sa COVID. Magandang hapon po sa ating mga kasama sa media. Good afternoon everyone. Thank you for joining us this afternoon. Magandang hapon kay Gab Villegas ng Tribune, kay Donna Pasibugan ng Inquirer, si Elson Pismorio ng Manila Bulletin, si Sam Medinilla ng Business Mirror, si Mayen Haimali ng Philippine Star, si Gerard Naval ng Malaya, Ray Pelayo ng UNTV, si Eric Mendoza, Eric Mendoza ng Inquirer.net, si Melissa ng CNN, Melissa Lopez ng CNN Philippines, si Bianca Anyago ng Business World. Kamusta po kayo ng hapon? Muli po kami ay sumasa inyo to live streaming sa amin pong Facebook at masusubaybayan niyo po rin kami sa aming YouTube page ng Department of Labor and Employment. Yung po ay araw ng Lunes. Salamat po sa pagsama sa amin ngayong araw ng Lunes sa ating kwentuhan, regular na kwentuhan dito sa V-Café at DOLE. Update po muna tayo. As of 12:01 po kaninang madaling araw, batay po sa ulat ng Overseas Workers Welfare Administration kay Secretary Bebot Bello, umabot na po ng 641,717 ang kabuuang bilang ng ating mga kababayang OFWs na napauwi sa kani-kanilang lalawigan. Ngayon po sila ay kapiling na ng kanilang mga magulang matapos silang sumailalim sa quarantine, sumailalim sa COVID test at matest negative from COVID. Ngayon sila ay kapiling na ng kanilang mga mahal sa buhay. In a short while po, bago yung short while, update pa rin po. Nawala. May tumawag kasi. Ba't yan ang pagganan? May nawawala. Update pa rin po. May malungkot na pangyayari sa Israel, mga kababayan. Diba, last week, balita natin yung another set of our healthcare workers yung dumating doon sa Israel. Pero ito lang weekend, may putukan na naman. Merong talaga yatang parang hindi yung lugar na parang napakahirap ng kapayapaan. Bahagyang tumahimik tapos magkakagululit na laging nasa panganib ang ating mga kababayan. Pero ganun pa man, pinag-iingat po natin silang lahat, ang ating po mga kababayang manggagawa dyan sa Israel. Pero yan, may kaguluhan pero tuloy-tuloy din ang pagtaas ng COVID. And elsewhere in the world, tuloy-tuloy din po ang pagtaas ng bilang ng mga mamamayang nagkakaroon ng COVID. Sa Malaysia po, 18,688 ang bagong kaso ng COVID. Sa Thailand, 19,983 ang bagong kaso ng COVID. Yan po. Tapos, pa ba yung mga nakagigimbal na larawan ng COVID sa ating mga iba't ibang bahagi ng mundo? No?
sa UAE. Bagong kaso ng COVID, 1,410. Bringing the total to 692,000 confirmed cases of COVID-19. Sa Europa, 4 million, sa Spain, 4,588,132 ang positive cases na po. Panya. 307 dito ay mga Pilipino. France, 6,350,899 ang kaso ng COVID. 55 dito ay Pilipino. Sa Portugal, 986,967. 44 dito ay mga Pilipino. In a short while, mga kababayan, makakapiling po natin ang ating butihing kalihim, Secretary Bebot Bello. So please hold on. He's just addressing a group of our overseas Filipino workers online. Kaya hintay-hintay lang po. In the meantime, bibigyan ko pa rin po kayo ng mga update hinggil sa, well, ang pag-uusapan po natin with the secretary, of course, yung pong detalye ng pagbigay ng ayuda. Tuloy-tuloy po yung serbisyong tupad. Napanood nyo siguro earlier yung tupad payouts sa Tacloban, sa iba't ibang bayan sa Tacloban na pinakita lang namin a while ago. Marami-rami din po yun ng mga kababayan natin na kinabang. At Wednesday po, diyan naman po sa Iloilo, mga 5,000 din po kababayan natin ang mabibiyayaan ng serbisyong tupad ng Department of Labor and Employment. At speaking of serbisyong tupad, naiulat po ng ating kagawaran na ang tupad po ay magiging bahagi na ng pagbibigay ng ayuda sa mga formal sector workers habang hindi pa po dumarating yung request na ginawa ng ating ni Secretary Bello po, ni Secretary Bebot, upang makahingi tayo ng additional na 2 billion para matulungan ang ating formal sector workers. Yan po yung bagay na lilinawin natin at hihinga natin ng detalye mula kay Secretary Bebot in a short while. In the meantime, ano pa bang pwede nating maibigay na update? Ayan. Dahil po dumating ng ating kalihim, tama-tama po yung ating introduction. Na, sabi ko po kasi Secretary. Uy, kapena. Opo. Ang binabanggit ko po, Secretary, tuloy-tuloy ang ating serbisyong tupad. Magandang hapon po, Secretary. Magandang hapon po naman. Meron po tayong mga kasamang media. Nandiyan po sila lahat. Nakaantabay sa inyo. Mga kaibigan namin sa media. Mauna na kayo. Bakit naka-face mask ako? Kamusta po, Secretary, ang inyong address sa ating mga OFW po yung inyong in-address sa while ago? Oo, yung ano. Meeting with the migrant association at saka yung Friedrich Stiftung advocacy group. Isang German institution po yun, Secretary. Nag-sponsor po sila ng training para po sa migrant advocacy group. Very good, ano? Very good program nila. Opo. Kanina lang po, Secretary, nagbigay po ako ng update. Sabi ko po yung nakauwi na natin mga kababayan, umabot na po ng na-repatriate natin mga 640,000 na. Opo. 640,000 or could be even be more. 641,000 po, Secretary. Opo.
641,717. And right now, we have about 9,000 in Metro Manila. Hotel quarantine. 9,000 po. 9,000. Kaya we are talking of 128 hotels. Kaya nakakarating tayo kuminsan sa Gaytay at saka sa Batangas para makita tayo ng hotel quarantine facilities. So, kasi napahaba na naman. Dati bumaba tayo ng 5 days lang. Ngayon naging 10 na. 10 po. So yung mga bakunado na mga OFW, pagdating dito, quarantine agad. And then on the 5th day, PCR. After 2 days, labas ang result ng PCR. Ano sila? Kung negative sila, then pwede na silang umuwi sa kanilang final destination. And of course, subject to the protocols in the local government units where they go. Ano po yan? Dahil po ba yan sa ECQ, sa NCR, o dahil po sa variant? Talagang yun ang ano, yun ang protocol. Yun ang protocol sa lahat ng mga incoming passengers. Pagka hindi ka bakunado, umabot ng 14 days. So, kung hindi ka FOFW, 10 days ka, kahit na bakunado ka. Medyo pinaiksi natin ang quarantine period para sa ating mga OFWs. Kasi alam mo naman yung mga OFW natin, Rolly, kung minsan umuwi lang sila ng 30 days to see their family na ni-miss nila for about 10 or 5 years, ganun. Mm-hmm. Tapos hindi man lang nila makita. Pero mo kung 14 days, isama mo na yung mga travel time, umabot na ng siguro almost 20 days, 10 days na lang nila makakasama yung kanilang pamilya. So, I'm so happy that the IATF gave special treatment to our overseas Filipino workers. Pero dahil po humaba ulit yung quarantine period, Secretary, meron pa po bang pera ang ating OWA? Meron pa pong pera? Hopefully, meron pa. Kasi, hindi naman natin pwedeng pabayaan yung ating mga workers who will be displaced for 2 weeks because of ECQ, kahit pa paano, dapat mabigyan sila ng konting ayuda. Two weeks yan. Kawawa naman yung ating mga, these are the, ano tawag dito, movers of the economy. Kung wala tayong workers, hindi gagalaw ang negosyo. Pag hindi gumalaw ang negosyo, hindi gagalaw ang ating ekonomiya. So kailangan at all costs, we have to protect the welfare and the well-being of our workers, especially our overseas Filipino workers. Noon pong Biyernes, Secretary, naibalita ni Labat Mel Dizon ng Hong Kong na malilit na today ang ban ng Hong Kong sa ating OFW. That is true. Mga 3,000 daw po yata yun. Pero para lang doon sa mga bakunado yata. Para mga bakunado. At least naman dito, hindi sila namimili ng bakuna. Apo. May ibang countries kasi ayaw nila yung mga Chinese made eh. Apo. Doon po, libre ang bakuna at pwede silang mamili ng bakuna gusto nila. So, ganun ha? Apo, sabi ko ni Labat Mel. At meron pa daw pong mga cash at kung ano-anong incentive package yung Hong Kong. Magpabakuna lang. Kasi kailangan nila ng ating mga HSW. Kailangan ang laking bagay sa kanila ang services of our HSW. Kasi alam mo karamihan dyan, yung mga anak nila walang nag-aalaga. Sila father and mother, parehong working yan. Nagninegosyo. So they need somebody to take care of their children. At kumisan na nga yung children nila ang inuturing nila magulang yung ating mga household service workers. So, I'm not surprised na they are giving special treatment to our household service workers and other Filipino overseas workers. So, Secretary, ngayon po ay pang-apat na araw ng ECQ dito sa NCR at tatlong araw na yata o pangatlong araw sa Laguna. At pangalawang araw po sa Bataan. Naiulat niyo po noong nakaraan na dahil wala nang
pondo yung camp, eh gagamitin muna yung pondo ng tupad, yung ating servisyo tupad para sa camp. Kumusta na po ang pag-facilitate ng assistance sa ating formal sector workers na naapektuhan nitong isip? Yung formal shopper naman, wala pa naman nagano, wala pa nakakarating na request for assistance. But despite that, kailangan talaga na maghanda-handa tayo. That is the very reason why we requested for a additional budgetary allocation of 2 billion to provide assistance, ayuda sa mga formal workers natin na from the estimate of LFS, including NEDA, na from the two-week ECQ, we were looking at 300 to 400,000 workers affected or displaced. So yun ang pinag-aanda. Kaya naman tayo humiling ng additional budgetary allocation. Hopefully, ibigay naman yan kasi alam naman nila kailangan ng ating mga manggagawa. So ang mechanics po nito, Secretary, we will just wait for companies to submit list of affected workers nila at batay doon sa listahan sa kanilang request, saka sila bibigyan. Natin bibigay natin sa employer and it will be the employer kasi alam mo yung may employer, meron ng ATM yan eh, meron ng arrangement with their employees. So from DOLE, we go to the employer and the employer will remit the cash assistance to the employee. Although kung minsan, may mga pasaway din, and ilan lang naman yan, may mga ilan employer na ayaw mag-submit. Payroll kasi mabisto yung kanyang mga ano dyan sa kanilang payroll. So in that case, the employee affected can apply online. And then the cash assistance will be remitted through a remittance center. Secretary, since tupad po yung pondo na gagamitin in the meantime, posible po ba na itong mga beneficiaries ay i-engage din sa cash for work? Halimbawa po, kasi lalo na ngayon, Secretary, di po ba yung Delta variant ay napakalagan o mabilis na lumalagan? At di po ba malaking tulong kung gagawin natin itong mga beneficiaries na mag-contact trace sila o madagdag dun sa contact tracers ng mga LGUs? In fact, meron na tayong we already provided 4,750 tupad beneficiaries to the mostly sa NCR. So itong 4,750 contract tracers, although mga beneficiaries ng tupad to, ang trabaho nila ay maging contract tracer. Kaya sa halip na magtrabaho sila ng 10 days lang, ginawang 3 months. Upon the request of Chairman Benhar and then Secretary, sino ba yung acting DIL secretary noon? Anyway, and request nila, so sabi ko, para makatulong naman yung programa natin sa contact tracing na kailangan ng Metro Manila, pumayag tayo. And ngayon, nag-end yung services nila noong July 31. So we got again a request from Chairman and Secretary Benhor Abalos ng MMDA, and I agreed to extend, pero for a limited period kasi hindi kaya na ng pinansya natin. So we extended the services of our tupad beneficiaries to another 2 months. So you are talking of August and September. Ayun, tutulong pa rin sila as contact tracers. Although yung pundo is from the tupad. Pero on top of the 4,750 po, Secretary, posible po kaya na matap natin ang beneficiaries nitong itong 2 week na nagawin silang sila pa rin, sila pa rin. Sila pa rin. Yung 200, yung 4,750. Yung 3 months nila na expired nila January, July 31. Upon request of Benhar Abalos, Chairman Benhar, in-extend natin to another 2 months yung kanilang working services nila.
Sir, magkakaroon pa po ba ng hiwalay na guidelines para doon sa mga kumpanya sa pagpapatupad ng ECQ? Halimbawa po, how do they observe itong working arrangements, yung flexible working arrangements, yung rotation, reduced work week or reduced work days, work hours, yung ganun po? Actually, meron naman kaming joint guidelines na pinalabas natin nung bayanihan 2, BM1 and 2 na itong mga quarantine protocols. Nagpalabas tayo for the safety not only of the public but especially sa mga workers natin in their workplaces and in their on their way to their workplaces. Nagpalabas na kami kasama ang aking partner na si Secretary Lopez ng DTI. And I think yung protocols na yun, health protocols na yun ay tama pa rin during the same 2-week ECQ protocol. May dahil po sa restriction nitong ECQ, Secretary, big kong sabihin, mahihinto muna yung pagbibigay ba natin ng safety seal sa mga kumpanya? Hindi naman kasi kung continuing naman yung inspection ng ating mga occupational safety and health protocol inspectors. So, kung may makita sila na talagang compliant na companies, nila ay bibigay natin yun. In fact, meron pa nga naka-schedule. Kaya na, I don't know, depende sa ating mga regional directors kung anong nila, ang kanilang decision, if we will continue ceremonial awarding yung ating safety seal sa mga compliant companies. Ay yung pong pamimigay ng ating serbisyo tupad, Secretary, mahihinto po ba dahil sa ECQ? Ay hindi naman, kasi tuloy-tuloy yan. Kasi yung trabaho nila will be limited na to their yung residences nila, yung premises surrounding their residence, their community, yung community nila, pwede na dyan. No? Lalo na yung mga eskwelahan, ganun. Nakatulong na rin sila dyan. So, hindi mahihinto ang servisyong tupad kahit na meron MECQ or anumang community quarantine, tuloy-tuloy po ang servisyong tupad. Nagmamadali po si Secretary, with your indulgence, nagmamadali ang ating kaibigan si Sam. Medenilya na magtanong. Si Sam, mababang. Ngayon lang mauuna si Sam, ha? Siguro po, we get his question already. Magandang hapon, Sam. Magandang hapon. Go ahead, please, for your question. Hey, good afternoon, Sir Ronnie. Good afternoon, Sec. Sec, may magtatanong lang po kami nung yung nabanggit po kanina ni Sir Ronnie regarding Israel, na meron raw po ulit parang tensions dun sa bansang yun. Meron po bang parang plan yung DOLE na mag-implement ulit ng possible na deployment suspension po sa Israel? Hindi ko makuha yung sagot mo, Sama. Bakit parang basag? May hangin po siguro. May echo eh. Ang tinatanong po ni Sam, Secretary, dahil medyo tumataas na naman ang tension sa Israel. No. Dahil may pinasabog na naman na normal through naman the balloon and et cetera, nagkaroon ng sunog doon sa boundary ng Israel at saka ng Lebanon at saka Hamas. Hamas. Tinatanong niya kung mag-impose daw ng temporary suspension muli. So far, wala pa naman recommendation sa amin, Sam, from the Philippine Overseas Labor Office ni kay Labor Attaché Mel Gabasan. Wala pa naman siyang ganung recommendation. At the same time, siyempre ang inaasahan din natin yan na magiging basehan ng whatever decision we'll make will be from our partner, the Department of Foreign Affairs, kung yung kanila alert level, kung alert level 1, 2, or 3. So, wala pa naman silang pinapalabas na alert level. So, alagay ko na hindi pa mature ang pagko-consider ng either deployment suspension or deployment ban. So, thank you, sir. Yung pangalawa pong question, sir,
Yung last time po na nag-guest si Admin Olalia po sa dito po sa V-Cafe, nabanggit po niya na baka raw po maubos na yung 1,500 additional slots for healthcare workers this year by August. May plano na po kaya yung IATF or na EX na i-increase ulit yung deployment cap for healthcare workers this year? Yung 5,000 some naubos na, that's the reason why I recommended actually an increase by 5,000. Kaya lang ang naging decision ng IATF was to increase only by 1,500, so that makes it 6,500. And then subsequently naubos na naman yan. I think umabot na tayo 6,670 plus. So again, on the basis of the need for our destinations for the services of our medical healthcare services, nag-recommend pa rin kami ng additional increase in the deployment cap. Mga ilan, sir, yung ni-recommend nila na bagong recommendation po nila sa IATF na increase? 1,500 pa lang, kasi alam ko naman na from my experience, when I recommended 5,000, they only accommodated 1,500. So, not to it make it difficult for the IATF, nag-recommend na lang ako ng 1,500. And of course, all in consultation with the Philippine Nurses Association. May naging reply na po kaya, sir, yung IATF po dun sa request po nila? Ewan ko kung naka-agenda, pero I was not informed by our representative in the technical working group na naka-agenda na yan, kasi ang tutok ngayon ng ating IATF itong ECQ item, kasi ang daming nagre-request . May mga ibang cities and municipalities na at present they are MECQ, gusto na rin nila mag-graduate to ECQ. So yun ang inaasikaso ngayon ng IATF. Tapos sir, last na lang po, clarify lang po namin, sa ngayon po wala pa pong mga nag-a-apply na work na displaced workers sa mga areas currently under ECQ sa DOLE for TUPAD? Yung TUPAD, Sam, tuloy-tuloy yan. Kasi TUPAD is an ongoing program of the department. Hindi kagaya ng CAM at saka yung ACAP, ito ay mga programa under Bayanihan 1 and Bayanihan 2. Yung programa naming TUPAD ay a permanent program of the department to enable to provide assistance sa ating mga informal workers. Ay, opo sir, pero may nag-apply na po kayang additional na mga TUPAD beneficiaries yun doon sa mga areas under ECQ, particularly sa NCR po. Tuloy-tuloy po, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Not only in ECQ areas, but in all other areas in the country. Tuloy-tuloy ang kanilang recommendation for additional TUPAD beneficiaries. Sige po, sir. Maraming salamat po. Thank you po, sir. Thank you very much. Thank you, Sam. Baka ko lang makalimutan, Secretary. Meron po bang indication na mabibigay yung 2 billion na request natin sa DBM para sa camp? Well, frankly, I don't know the resources of our government. Pero alam ko naman na yung welfare and protection of our workers is in the mind and the hearts of our people in government. Kaya I'm quite confident na pagbibigyan nila. Hindi natin pwedeng pabayaan yung ating mga manggagawa. Gaya na sinabi ko, ito ang mekaniko ng They are the movers of our economy. Kung walang workers, walang negosyo. Walang negosyo, walang ekonomiya. Simple as that. No? Okay. Secretary, susunod po magtatanong si Zen Hernandez ng ABS-CBN. Magandang hapon, Zen. Hello, Zen. Hello, Sec. And hi, Director Rolly. First question, sir. Natanong ko na rin sa inyo, pero ulitin ko na lang yung no vaccine, no work policy. Apparently, Sec, nangyayari. May mga nagre-reklamo na ilang workers na nangyayari pa rin ito. Again, what can happen doon sa mga employers na gumagawa nito, and what can workers do para maprotektahan din yung rights nila? Well, unang-una, Zen, as I
told you before, there is no legal basis for the employers to compel their workers to be vaccinated. Wala pong legal basis yan. In fact, it is a violation of the freedom of choice ng ating mga kababayan as guaranteed by the Constitution. You cannot compel anybody to do something against his will. Yan. Wala pang batas na nagsasabi na, oy, kailangan magpabakuna ka na. So nobody, not even government, can compel anybody to undergo vaccination. More so, na it is not legal for any employer to require a worker to be vaccinated for him to go to work. Walang legal basis yan. In fact, it is an illegal policy. Especially so, na kulang pa tayo ng supply of vaccine. Kaya logic even demands na huwag muna tayo magpilit na ma-vaccinated lahat. So, but the more important thing there is no legal basis for us to impose a condition for work, yung vaccination. Sec, yung grupong KMU is urging DOLE to conduct more regular inspections para rin mahuli kung talagang may gumagawa nito, kasi takot din eh yung workers na magreklamo. We understand the concern of yung KMU and other unions for that matter. Pero I would like to assure everybody that our inspectors are on duty. Kaya kung meron kayong mga reklamo na mga employers, pinipilit yung mga workers na magpabakuna, alam nyo naman yung aming hotline eh. Yung hotline 1348 and 1349. You just let us know and we will immediately conduct an inspection, and if found to be true yung complaint na yun, then we can take administrative sanction against the employer. Ano yung violations na specific sec na pwedeng ipataw dun sa employer? And what are the penalties, if ever? Well, the right of the worker to report to work. That is a basic right of an employer na pumasok. I mean, employee na pumasok. You cannot prevent the employee from reporting to work just because hindi na mag-vaccinate. All right. Pero syempre, sec, we encourage talaga rin naman na magpabakuna yung mga workers. Ano yung obligation na lang ng isang employer to ensure that? Syempre, hindi sila pwedeng manakot. But what can they do? Well, first is to encourage them and then provide them the vaccine. It's just a question of appealing to them na kung maaari, kung available yung vaccine, magpa-vaccine na. Pero kung wala ka naman napapakitang vaccine, nakakaya naman kung sabi, okay, magpa-vaccine ka na, wala ka naman mapapakitang vaccine. So, sa tingin ko, hindi pa masyadong hinog na we will consider coming up with a law to compel everybody to undergo vaccination. Probably, pag nandyan na may sobra-sobra na tayong vaccine, then somebody should come up with a law requiring everybody, not only workers, to be vaccinated. All right. And then moving on, sec, doon sa ating ayuda na ibibigay nga na magiging through to pad. So just to clarify, pwede na ba as we speak na mag-apply ang isang worker na apektado ng ECQ dyan sa emergency employment program po ng DOLE? Palagay ko pwede, Juan, because displaced din siya eh. Kasi under the TUPAD program, ang affected yung mga displaced and disadvantaged workers. So yung empleyado, yung mga formal workers, although they are not they are not informal, they are disadvantaged because of their inability to report to work because of the ECQ. So pwede silang mag-qualify. So umpisa na ngayon, sec, pwede nang mag-apply. Pwede na mag-apply. All right. And then yung isa na lang is reaction niyo, sec, kasi maraming sumusuporta sa inyong panawagan na humingi ng dagdag na pondo para nga po sa ayuda. Dahil nga maraming nangangailangan. Pero sabi nila, baka masyadong maliit yung ating estimate ng
maaapektuhang workers, and there could be more. Kasi sabi ni Congressman Salceda, na alam naman natin, economist check, sabi niya, it could reach more than a million kasama Calabarzon. Well, and I've not come across the estimate of Congressman Salceda, no? And I have to admit that he is an economist, but we have to rely on official official position of LFS and of course NEDA. And NEDA said it will affect at least 300 to 400,000 formal workers. So doon kami nagbe-base. Nakakaya naman kung hihingi kami ng for 1 million ang expected namin from the estimate of LFS and NEDA na 300 to 400,000 lang. All right, Sec. Pero continuous naman kumbaga yung assessment if ever there is a need for more. Yes, dapat talagang tuloy-tuloy yan kasi we cannot afford to disregard the needs of our workers. All right. Thank you, Sec. Thank you, Zen. Thank you, Zen. Second susunod po magtatanong si Bianca Anyago ng Business World. Magandang hapon, Bianca. Good afternoon po, Secretary and Director. Good afternoon, Ma'am Bianca. Yung question ko po, Sir Asek, is about yung project po ng International Labor Org and US Department of Labor in partnership with DOLE on improving workers' rights in the rural sectors of the Indo-Pacific with a focus on women. Tanong ko lang po, Sir, what will happen po under this project? How will it be implemented po? And ano po yung, how long po yung duration ng project? Can you repeat that, Bianca, yung unang portion ng presentation mo, yung program for women? Yes po, yung project po ng International Labor Organization and US Department of Labor in partnership with DOLE po. Yung project po is improving workers' rights in the rural sectors of the Indo-Pacific with a focus on women. Thank you, Bianca. Thank you. That's a very good reminder because alam mo, ongoing yung ating programa. Even without intervention from ILO and the US government, we have a continuing program for the protection and the enhancement of women workers. Hindi lamang women, even child protection nandyan. Yan ang concern ng ating Bureau of Workers with Special Concern na inaalagaan natin yung kalagayan ng ating mga female workers and also we are protecting our children from child labor. So yun ang programa natin without intervention from ILO. Sir, so yung itong new project po, ano pong difference niya from the ongoing program na po ng DOLE? All implementation na yan, Bianca. We have all the programs for the protection and enhancement of women labor. Kaya it's just a matter of implementing all these programs. We have so many programs for the enhancement of women labor as well protection of workers, women workers. Okay po, Sec. Thank you po, Sec. Thank you, Bianca. Thank you, Bianca. Sec, ang susunod po si Ray Pelayo ng UNTV. Si Ray, UNTV. Okay, Ray. Magandang hapon, Ray. Last question, Ray, ha? Kasi merong board meeting ang SSS. Hinahanap daw ako ni Chairman Secretary Dominguez sa SSS. Meron daw siyang importante ang i-represent doon. I think he needs the support of DOLE. Wala po si Ray. Si Donna Pasibugan na lang po. Ang kababayan po si Donna. Opo. Hindi ba double N yan si Donna? Opo, double N. Donna, maganda na po. Hello. Yes. Good afternoon, Sec. Oho. Hello, Donna. Hello po. Yun lang po, sir. Yung pong sanctions po para sa mga employers who will insist ng proof of vaccination muna bago magpapasok dun sa kanilang mga empleyado. Ano po ang sanctions po na pwede po sa kanila? Sa mga employers. Una, we will issue a compliant order
a compliant for them to allow the workers to report to office. Pag hindi na sumunod, then you will tell them na, okay, if ayaw mapasukin, as far as Lola is concerned, they are present. It should be paid. Yan, yun ang magiging disciplinary action namin, Donna. Okay. yun lang po. So, kailangan lang pong itumawag lang po ang worker sa DOLE, yes, para i-report po na hindi po. Tama yan, Donna. Just inform us and then we will tell the employer. Sabi namin, Mr. Employer, employee letter A, nagko-complain na hindi mo pinapapasok dahil hindi bakunado. Pwede ba papasukin mo? Pag sabi niya ayaw niya, then we will issue an order directing the employer to allow the employee to report. Pag hindi, then we will consider the employee as having reported to his office and therefore be entitled to payment of free salary. Okay po. Okay. Thank you po. Okay. Thank you po. Secretary. Okay na. Thank you. Po, sa sunod na lang po natin pag-usapan yung mga meetings na ipipreside nyo sa ILO. Kasi po mas madaming interesado na malaman kung ano ba talaga exactly ang magiging papel ninyo as chair ng governing group ng ILO. Meron na pong meeting sa October po yata o November? November po. Magkakaroon ng initial meeting po, where I will preside as the chairman. Siguro po sa susunod. First time in the history of ILO, 108 years old ILO, na merong representative from a third world country, a non-voting country. Parang honorary member lang tayo dyan, pero unexpectedly, they gave the chair to a labor secretary from a third world country. So sa sunod po, maraming salamat po, Secretary. Thank you, Captain. Ingat po. Pabakuna na kayo. Okay po, thank you po. Nice natin pasalamatan si Secretary Bebot Bello for joining us this afternoon. And of course, with dahil meron pang engagement si Sec, and we'd like to thank everyone for joining us sa ating pong kwentuhan ngayong hapon dito po sa V-Café at DOLE. Ang nice ko lang po ulitin yung lagi na lang pinapaalala ni Secretary Bello, tulad nga ng huli niya sinabi, magpabakuna na po kayo kasi yan lamang talaga ang protection, bukod of course pag-iingat para hindi tayo magkaroon ng COVID. So, on behalf of the Department of Labor and Employment at sa ngalan po ni Secretary Bebot Bello, maraming salamat po. Sa susunod po, magkita-kita muli tayo dito sa ating kwentuhan sa V-Café at DOLE. Magandang hapon sa inyong lahat. Okay.